Marhay na aldaw. Naimbag nga aldaw. Maayong adlaw. Magandang araw sa inyong lahat. Gagabayan namin kayo sa pagkilala sa wikang katutubo sa pagbuo ng ating pambansang panitikan. Ang ating bansa ay binubuo ng 7,640 isla na binubuo ng iba't ibang etnolingwistikong grupo, paniniwala at kultura. Bawat isa sa mga grupong ito ay may sariling wikang binibigkas. Kung bawat grupo ay may sariling wika, paano sila nagkakaroon ng connection at nagkakaintindihan? Iyong ani, paano mga ito naging posible? Oy! Sa daming lingwaheng binibigkas, kinakailangan ng isang wikang pabansa na magagamit bilang simbolo o instrumento na sumasalamin sa nasyonalidad o kabansaan. Ha? Dahi ko kan aram. Ako rin eh. Ano ba yun? Sige, tadi nyo man mga aram, dadalhin ko kamo sa panahon ng pagsakop sa atining mga Kastila. Hola, mis amigo. Nandito na tayo kung saan malalaman natin kung saan nagsimula ang ating wikang pambansa. Ah, alam ko na. Sa panahon ng mga Kastila, lalo nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Matagumpay nilang nasyakop ang mga katutubo na panatili nila sa ilalim ng kanilang kapangyarihan ang mga Pilipino nang higit kumulang 300 taon! Ah, tama ka dyan. Ah, sa 300 taon na pananakop ng Espanya, ibig sabihin na impluensya nila ang mga katutubo nang gumamit ng wikang Espanyol. Ah, Espanyol pala ang opisyal na wika noon. Ha? Hindi nyo pa rin nakukuha? Tara na, kwentuhan ko kayo. Nung simula pa lamang ang pakikibaka para sa kalayaan, ginamit na ng mga Katipunero ang wikang Tagalog sa mga opisyal na kasulatan. Sa konstitusyong probisyonal ng Biak na Bato noong 1877, tinadhana ng Tagalog ang opisyal na wika. Pero naaalala ko, sa ating pag-aaral sa kasaysayan ay sinakop pa tayo ng mga Amerikano. Paano doon nagamit ang bawat wikang katutubo? Naging opisyal na wika rin natin ang Ingles noon, ngunit hindi ito nagtagal. Salamat sa Artikulo 14, Section 3 ng Konstitusyon ng 1935 sa Ligang Batas ng Pilipinas. Nagtadhana ng tungkol sa wikang pambansa. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Ah, bago tayo mapadpad sa pagkilala sa ating pambansang wika, ano ang mga wikang katutubo sa ating bansa? Ang mga pangunahing katutubong wika sa Pilipinas ay Cebuano. Hinigugma, teka. Kiligaynon. Palangga, kita. Bicol. Padaba, taka. Ilocano. Ay ayaten ka. Kapampangan. Kaluguran, taka. Tagalog. Mahal kita. Noong 7 ng Hunyo, 1940, pinagpatibay ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na pambansang wika ay Tagalog simula noong 4 ng Hulyo, 1940. Bilang pagwawakas, ang malaking katanungan na nangangailan ng sapat na kasagutan na nakasalaysay ang tagumpay ng pagkakabatas ng wikang Filipino. Ayon kinaligaya T. Rubin at Dr. Ofelia J. Silapan ng Universidad ng Pilipinas, ang tagumpay ng wikang pambansa ay nakasalalay sa kamay ng mga namamahala ng bansa, sa kongreso, sa mga korte, sa mga eskwelahan at sa iba pang mga ahensya o institusyon. Huli! Ako si Rafael. Ako si Dale. Ako si Henry. Namamaalam. Woo!